So at least guys, alam na natin yung mga pinag-usapan tungkol sa mga according to result, according to place, according to time. So now, dito naman, crime of feeling. Napansin ninyo, marami tayong mga katawagan. So itong mga to, katawagan lang. So mamaya, papaliwanag ko sa inyo, kapag kasuhan na ang pinag-uusapan natin, dito lang siya iikot kay homicide, kay parricide, at infanticide. So bago tayo magpunta dyan, isa-isay muna natin yung mga katawagan. So pag sinabi nating homicide, the killing of human being by another, ay paliwanag ko naman sa inyo na pag sinabing homicide, may intent to kill din ito. Pag sinabi naman nating parricide, the act of killing one's own father, mother, spouse, or child. Ibig sabihin, pinatay mo sarili mong ama, sarili mong nanay, sarili mong anak, at kung isasama natin, legal mong asawa. Okay? Infanticide, the killing of an infant, which is ang edad niya is less than 3 days old. Okay? Pagpatay sa isang infant na ang edad ay hindi dapat umabot ng 3 araw. Kasi less than means mas mababa sa 3 araw. So kung tumakto na yan ng 3 araw, maiiba na ang konsepto. Kasi yung una mo nang titignan dyan, sino pumatay? Pero kung sakaling ang edad ng bata less than 3 days old, automatic yan regardless kung sino ang pumatay. Okay? So mamaya, lilinawin natin siya na maigi. So sorocide, sabi, killing one's own sister. Ibig sabihin, katawagan lang to guys, ha? Pero iba pagkasuhan. Katawagan lang siya, normal lang katawagan. Patricide, killing of one's own brother, kapatid mo. Matricide daw, mother by own child. Then, patricide, killing of a father by his own child, pinatay ang tatay niya. Then, usurcide, the act of one who murders his wife. Sabihin, asawa mo, pinatay mo. Sila, si sorocide, patricide, hindi yan papasok guys kay parricide. Okay? Pero si matricide, patricide, usurcide, ang katawagan talaga sa kasuhan dyan is parricide. Pero itong mga soro, parat, matri, patri, user side, mga common lang siyang katawagan. Ulitin ko, inuulit-ulit ko ha. Silang tatlo, mula kay homicide, parricide, infanticide, dyan yung common na tawag pag kinakasuhan ka na. Okay, kung anong klaseng crime ang kinomit mo. Okay? Next, elder side. O di ba may mga katawagan pa about sa pagpatay ng senior citizen. So mamaya, may maliliwanagin pa ako dyan guys. Yung kapag ang apo mo, pinatay yung lolo, saan papasok yan? Pero kung halimbawang common, titignan nyo pa rin yung tanong sa board. It is the common terms about killing the senior citizen. Okay? So yung sasagot mo, elder side. Pero kung situational na pinag-uusapan, tuturuan ko kayo ng basic na way kung paano kayo makakaligtas dyan ng hindi nalilito. Ulitin ko, hindi mo kailangan magkabisado rito. Kailangan lang naiintindihan mo. Okay, parang math. Okay, parang bago ka pumasok sa algebra, kailangan mo muna pumasok sa basic math. Okay, abortion. Naturo ko naman sa inyo to guys pagdating sa juvenile, tama? Ang killing of the fetus inside the womb. Ibig sabihin sa tiyan ng nanay. At nasabi na rin naman natin dito na may dalawang uri tayo ng abortion sa Pilipinas, which is nandiyan yung tinatawag natin therapeutic abortion at yung criminal abortion. So ang kasuhan na mapupunta dyan is sa criminal abortion kasi yung therapeutic abortion po ay hindi yan liable sa batas because ito ay pine-prevent yung sinasabing tawag doon yung greater injury, which is halimbawa, kinakailangan talaga guys na tanggalin yung bata sa sinapupunan ng nanay kasi mapapahamak yung nanay at wala nang chance mabuhay yung bata. Okay, so yun yung papasok yung therapeutic abortion. So suicide, taking one's own life voluntarily and intentionally, pagpatay sa sarili mo. Regicide, killing of the murder of or king, killing or murder, pagpatay. Pansinin nyo guys, iba yung sinasabing killing, tapos may term pang murder. So, mayroon kayong papasokin mamaya na, ibig sabihin pala, ang pagpatay, mayroon iba't ibang uri. Yes, meron. Kung saan, yung pagpatay mo, pwedeng pumasok guys sa mataas na uri yan ng pagpatay, which is may mga qualifying circumstances, which is murder na ang magiging kaso mo. Okay? Baticide, propeta, ang iyong pinapatay. Mga pari. Then, euthanasia, the act of mercy killing or the act of practice of painlessly putting to death a person suffering
from incurable and distressing disease. Wala. Naubo lang ako. Okay, pag euthanasia, guys, sabi nga, oh, act of mercy killing. Okay? Sabihin, kapag talagang hindi na kayang gumaling sa medisina yung katawan ng tao, pagdi-decide na lang ang mga kamag-anak na hindi naman mararamdaman ng tao na pinapatay na siya. Di ba parang ito yung masakit? Yung tipong hindi mo ramdam na pinapatay ka na pala. Dahil na... Ma'am, drama mo, ma'am. So, let us proceed to topic nito. Okay? So, tapusin ko muna, guys. Si konsepto ng mass murder, murder, serial murder. Tapos, punta na tayo kay homicide, patricide, at infanticide. Lilinawin ko siya. Do may video ko, guys, sa Sheena Ella Yun and Acclimaturing by Chaps na pinaka, kumbaga gusto mong ulit-ulitin, dalaw-dalawin nyo yung page namin, nandun yung mga videos ni Miss Keyword. So, dito, i-discuss ko rin naman kasi, syempre, loyal tayo sa review center na pinagtuturuan ni Miss Keyword. So, mass murder, the killing of a large number of people in a single incident by offender who typically does not seek concealment or escape. Common, guys, sa mass murder, sila yung hindi na sila natatakot na makita yung mukha nila. Yung mga suicide bombing. Okay? Ibig sabihin, magpapakamatay sila sa maraming tao. O kaya naman, iahagis mo yung bomba sa maraming tao. So, ito yung mga tao, guys, na wala... Puro tao, eh, no? Ito yung mga gumagawa ng krimen na wala na silang pakialam kahit makita sila. Hindi na sila, guys, natatakot na mahuli. Okay? Wala na silang panahon magtago. Basta may sagawa lang nila yung plano nila. Okay? Marami tong pinapatay. And keyword nyo rito, guys, single incident. Sabihin sa isang pangyayari. Kasi mamaya, meron pa akong sasabihin sa inyo na spree. Okay? Spree murder. Yan ang dadagdag nyo dyan. Okay? So mamaya, isa-isay natin. Murder, the unlawful killing of a human being which is merong malicious intent and qualifying circumstances. Okay? So, isayin natin later yan kapag diniscuss na natin si murder, homicide, infanticide, at parricide. Okay? Serial murder. The killing of a large number of the people. Overtime naman ang keyword nyo dito. Okay? Kung nakikita nyo kanina, dito kay mass murder, single incident. Pagdating kay serial murder, overtime. Ibig sabihin, marami rin. Hindi mo pwede, guys, maging keyword dito yung large of number. Pansin? Okay? Maramihan yan. Maraming pagpatay yan. Pero ang mass murder kasi, isang insidente lang niya ginawa. Etong serial murder, guys, bumuno siya ng maraming oras. Okay? Ibig sabihin, pwedeng ngayon, pumatay ka ng dalawa. Bukas, di ka papatay. Sa susunod na araw, papatay ka. Maraming pagpatay din. Pero mayroon nga ng limit, which is overtime. Okay? So, eto kasi, bakit sila hindi hayagang pumapatay? Kasi sila yung mga tao na ayaw mahuli. So, lagi silang nagsisik to escape detection. Ayaw nila nakikilala sila. Hindi katulad kay mass murder, gusto nila, magawa lang nila yung plano nila kahit na mahuli sila. Ano naman ang pagkakaiba nito kay spree? Si spree naman, guys, parang pinag-combine nyo lang si mass murder at serial murder. Okay? Pero konsepto naman nito, kung killing of a large number yung si mass at serial, ganun din naman si spree murder. Ano lang ang magiging konsepto ni spree? Si spree po, kumbaga, no time limit. Walang, kasi si serial murder may limit eh. Ito, no time limit. Kailan basa. Alin ba sa ma'am keyword? Okay? No time limit yan. Yan ang keyword nyo dyan. No time limit. Pero ginagawa mo, guys, ang pagpatay with the different location. Kung si mass murder kasi, sabi ko nga single incident lang siya. Si Sia murder naman, overtime. Ito naman kay spree, no time limit. No time breaker. Why? Kasi halimbawa, dalawang classroom. Dalawang location na kagad yon. So, papatay mo muna yung isang classroom, then pupunta ka tuloy-tuloy sa pangalawang classroom. Naalala nyo, guys, yung nag-trending sa ibang bansa na binidyohan niya yung sarili niya kung paano siya pumatay ng mga kapatid nating Muslim. Yung pumunta talaga siya, guys, sa mosque ng mga Muslim. Tapos pinagpapatay niya lahat. Gamit yung parang
Diyan kasi ako ano sa baril. Pero yung tuloy-tuloy na baril yun eh. Armalite. Then, bumalik ulit siya sa kotse niya. Dilagyan niya lang ng bala yung Armalite. So, pinagpapatay niya pa rin yung kahit yung mga lumalabas pa lang. Okay, pinagpapatay niya. Tapos na nasigurado niya na kasi dalawang beses siyang bumalik dun sa mosque. Talagang sinigurado niya na mga pinatay niya dun is, mga pinatay niya, wala mabubuhay. Then after niya dun, nag-drive lang siya, pumunta ulit siya sa pangalawang simbahan ng mga Muslim. Dun pumatay din ulit siya. Yun yung sinasabi nating spree murder. Ibig sabihin, no time limit, pero dalawang location o different location yung pinuntahan mo. Unlike ni mass murder, eto, single incident lang siya. Okay? Hindi katulad ni serial murder, overtime. Ibig sabihin, hindi siya sunod-sunod. Eto naman si spree, no time limit. Pero dalawang location o different location yung pinuntahan niya. Malinaw na tayo dito. Okay? So, ma'am, let us proceed to the topic na gustong-gusto ng mga criminologists. Ano po yun, ma'am Ella? Siyempre, yung gustong-gusto niyong tanungan, yung tinatawag natin na homicide. Homicide, patricide, parricide. Puro ko patricide. Nasa ano ko yung, sorry guys. Parricide and infanticide. Sa silang tatlo, tama na natin guys yung pang-apat, si murder. Okay, si murder. Siguro, punta tayo sa pinakasulatan. Ay, nawala. Wait lang. Okay, punta tayo dito. Para malinaw ang ating topic. Ay, dito pala sa whiteboard. Para at least, makikita natin na okay tayo. Okay? So, dito yan, keyword. Pag sinabi natin, guys, homicide, pagpatay siya, killing of the person siya. Okay? So, kumbaga, siya yung basic ng pagpatay. At dito naman, papasok si parricide. Okay? Parricide. At murder. Okay? So, ano meron dito, ma'am? Pag pinatay mo nanay, di ba sabi nga, killing your own child, mother, father, and spouse. So, ang keyword mo lang dito, kay parricide, ito ang magiging ano natin. So, pagbabaguhin ko yung kulay, okay, pag binago ang kulay, ito yan. Hindi ba nababago? Bay natin. Hindi pa rin. Okay. So, parricide tayo. Parricide. Meron kasi ako, guys, tatlong theory dyan. Ibig sabihin tatlong theory. Tatlong basic keyword na yung matatandaan nyo para hindi kayo maligaw. So, ang unang keyword natin dyan, yung number one rules na kailangan mong tandaan. Number one rules is pagpatay mo sa nanay mo, nanay, tatay, anak, asawa mo, husband or wife. Yan, so kukumpleto nyo. Yan yung number one. Sa number two na keyword natin, kasi ito yung common eh. Pinatay mo nanay mo, pinatay mo tatay mo, pinatay mo anak mo, whether guys legitimate or illegitimate. Naalala nyo yung tinuro ko sa juvenile. Pag sinabi legitimate, kasal yung magulang at pinanganak yung bata. Pag illegitimate naman, hindi kasal ang magulang. So dito, sa parricide, kahit na hindi kayo kasal ng asawa mo, pinatay mo yung anak mo, kahit consider yan illegitimate yan, ang kaso mo, parricide. Okay? So malinaw tayo dito ha, either legitimate or illegitimate. Ano yung number 2? Ba't naman kailangan namin malaman yung 1, 2, 3? Kasi meron guys yung pinaka-critical na tanong. Na paano kung si Apo pinatay niya ang kanyang lolo? Kaya lang si Apo illegitimate. Yan ay matanungan. Marami kasing magbabago guys pag illegitimate ang bata. Okay? So dito yon. Kay number 2 kasi siya magiging familiar. Kailangan hindi mo makakalimutan si number 2 para hindi ka maligaw kay number 3. Okay? So, sa number 2 kasi,
ang kailangan mong maging konsepto dito, si wife, dapat kasal sila, ayan, may love tayo, ni husband. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na wifey, hubby, pero na nagli-live-in lang. Okay? Pero dito, guys, dapat kasal. Okay? Dapat kasal kayo. Okay? So, ang tutukuin kasi natin dito, yung legitimate child. Okay? So, ibig sabihin, dito, own blood kasi to eh. Yung number one, di ba? Killing your own. Own mother, own father, own child. Tapos, dinugtungan natin house and wife, dito siya kay number two. Bakit napaka-importante, ma'am, nung sinasabing natin kasal? Kasi ito ang papasok pagdating kay number three. Kasi ito na yung connection ng descendant at ascendant. Okay? So, kapag si ascendant, pinatay ang kanyang descendant, ano magiging basis natin dito? Titingnan mo ngayon kung meron bang tinatawag na legality ang kasal nung nasa gitna. Kasi pag sinabing ascendant, common yan, guys, lolo't lola. Common, ha? Lolo't lola. Ang descendant, common yan, si apo. Okay, burahin ko para makuha natin. So, yung number 3 to, pinag-uusapan natin. So, kung si lolo, pinatay niya si apo, malaki ang magiging pagbabago, guys, kung si apo ay legitimate or illegitimate. Okay? Focus tayo. Kung si lolo or si lola, kasi diba ang gitna niyan, si husband and wife. Okay? So, anak ni wife and husband si apo. So, nanay naman ni wife and husband si lolo. Okay? So, ang magiging usapan natin, si lolo at apo. Pag pinatay ni lolo ang kanyang apo, pero ang apo niya ay lehitimong apo. Ibig sabihin, kasal ang kanyang magulang. Legitimate yung bata. Ang isasagot nyo, ang kaso ng lolo ay parricide. Nakukuha po? Pero, sabi ko nga sa inyo, pagdating po dito kay illegitimate, do, kung nanay at tatay niyang pumatay sa kanya, kahit illegitimate siya, parricide ang magiging kaso ng nanay. Pero kung si lolo or lola ang papatay kay illegitimate granddaughter or grandson, automatic, mawawala ang sinasabi natin parricide. Hindi siya papasok kay parricide. Diyan na papasok ang sinasabi nating murder. Kung child yun, guys, ha? Kung child. Pero kung sabihin, ma'am, paano kung ascendant and descendant lang? Ang naging tanong lang, ascendant kill his illegitimate descendant. Titingnan mo. Kung ganyan ang konsepto natin na tanong, automatic yan na pagpipilian mo lang murder or homicide. Kasi magbibigay naman, guys, si examiner ng isang keyword na kung anong tinuturo ko sa inyo para malaman nyo kung ano ba pagkakaiba ni homicide at ni murder. Ang tatandaan mo, kay murder kasi gumagamit ito o tinitignan nito yung qualifying circumstances. Okay? Eh, ma'am! Na alam na namin, ulitin ko ah, pag parricide, sino lang ang pinapatay nito? Parang pinapatay. Kumbaga papasok sa kaso na to, automatic, pag first rule natin, nanay, tatay, anak mo. Okay? And husband and wife. Pero yung husband and wife, pinasok ko siya sa number tong keyword natin. As long as yan ay legal. Okay? Malaki ang konsepto ng legality ng kasal, guys, kasi ito ang magiging basis natin kay part 3. Sino yung part 3? Si ascendant at descendant. So, kung si ascendant, guys, ang pinag-uusapan, descendant at ascendant, automatic yan, titingnan mo naman ang kalagayan ni descendant. Kung illegitimate yan, mawawala ang salitang parricide. Ang magpipilian mo na lang si murder and homicide. Pero kung yan, legitimate yung bata, automatic yan, papasok kay parricide. Ma'am, paano kung kapatid mo yung pinatay mo? Okay, ibig sabihin, ma'am, parang napansin namin nanay, tatay lang, tas anak, tas lolo't lola. Okay, para umikot lang talaga siya sa isang line. What if naman kung kapantay mo lang, ibig sabihin, kapatid mo pinatay mo, hindi ka po papasok kay parricide. Eh ma'am, magkadugo kayo ha, isa lang yung pinagmulan nyo. Papasok ka po guys kay homicide or murder. Nakukuha po? Si murder guys, gumamit ka ng qualifying circumstances. Sabi ko nga, di ba pinaliwanag ko, ito yung halimbawa na gumamit ka ng apoy para patayin siya. Eh, homicide naman, pagpatay mo sa isang tao. Eh, ano naman, ma'am, kapag pinag-usapan natin, infanticide.
Infanticide. Eto guys, malinaw lang sa atin, nakafocus ito sa time material. Okay, pag sinabing time material, tinitignan lang nito ang edad ng bata. So, ang usapan natin dito, infant, kaya infanticide, si infant. Pagpatay kay infant, na ano ang edad ni infant? Less than 3 days old. Alam nyo ba guys, nayari ako dito nung board exam. Nung time na yan. Kasi, nawala sa... Kapag alam ko, infanticide is less than 3 days old. Nagkataon, nadaya ako ng paningin ko nung nag-take Y. Kasi 3 years old pala yon, hindi siya days old. Nasagot ko tuloy infanticide. So, bibigyan ko kayo, at least ma'am, ba't mo sinasabi? Para at least yung pagkakamali ko, hindi nyo na maging pagkakamali. Okay? Maging focus kayo dyan sa ganyan tanungan. Okay? So, pag ganyan na, mapapansin nyo guys, walang sinabi ang batas na specific kung sinong papatay. Basta ang binigay lang ng batas natin dito is kung ano ang pinatay mo at ilang buwan yung pinatay, ilang taon yung pinatay mo. So, aya lang, araw pinag-uusapan natin dito. So, halimbawa ma'am, si nanay, pinatay niya ang kanyang sariling anak. Sabi mo kasi kanina ma'am, sarili mong anak, whether legitimate o illegitimate. Yes, tama naman, parricide. Pero kung ito na, ang magiging konsepto ng tanong natin, mother killing her infant less than 2 days old. Hindi 3 days, 2 days old. Ibig sabihin, sarili niyang anak, pero yung edad ng anak niya, 2 days old. Anong kaso nun nanay? Parricide o infanticide? Infanticide. Nakukuha. Ayan na, dyan na tayo magkakaroon ng criticality. So, pag tinabi natin guys, infanticide, siya nakafocus sa time. Mababago lang ang konsepto niyan guys, kung halimbawang ang bata o yung infant ay tumungtong na ng 3 araw. Kung ang bata na pinatay ay 3 araw na, kung ang pumatay sa kanya, nanay niya, automatic parricide. Pero, kung yan, bata, pinatay siya ng sarili niyang nanay at ang kanyang edad ay 2 days, 3 days old, parricide pa rin kasi 3 days old na. Kung less than, mas mababa sa 3 araw, regardless kung sinong pumatay. Okay? So, halimbawa, ito bibigyan ko kayo ng konsepto pag infanticide ang pinag-uusapan natin. So, medyo nalinawan kayo guys na ibig sabihin po pala ma, mag-uumpisa ang parricide kung anak mo pinatay sa 3 days old. Yes. Okay, 3 days old pataan. Kasi once na yan, less than 3 days old, papasok na siya kay infanticide kahit nanay ganyan. Pero ang penalty mo guys, equivalent ng parricide. Pero yung iyong crime, infanticide. Okay? So, kung ikaw, nanay or tatay ang pumatay kay less than 3 days old. Tapos, halimbawa, ibang tao, other person. Okay? Pag less than 3 days old ang pinag-uusapan natin, si nanay, si tatay, si kagawad, si chairman, kahit ibang tao yan, as long as yung infant ay less than 3 days old, ang kaso nyo, infanticide. Malinaw? Yes, malinaw. Okay? Sumasang-ayon ka? Yes. Malinaw sa inyo, hindi nalilito. Ulitin ko, nanay, tatay, ibig sabihin, sariling anak niya, pinatay niya, as long as ang edad ng bata ay less than 3 days old, kahit ibang tao ang pumatay sa less than 3 days old na infant, ang kaso nila ay infanticide. Pero, maiiba na ang magiging kaso ng dalawang ito once na ang bata ay tumungtong na sa edad na 3 araw. Okay? Kasi kumbaga basic na eh. Ma'am, less than 3 days old, regardless kung sinong pumatay, infanticide. Tama ka. Eh, paano kung tumungtong na siya ng saktong 3 araw? Kanino na yan papasok na crime? Dalawa lang ang pag-iisipan mo, guys. Murder or parricide. Okay? Parricide.
Kung nanay at tatay ang pumatay sa less than 3 days old, automatic infanticide. Pero kung nanay at tatay pinatay niya saktong 3 days old, sarili niyang anak, papasok kay parricide. Other person, kung pinatay niya less than 3 days old na sanggol, ang kaso niya infanticide. Pero kung ang other person pinatay niya saktong 3 araw na bata, ang kaso niya murder. Okay? So ang naging basihan mo si less than 3 days old at si saktong 3 days old. Ano pagkakaiba ba ng dalawa? Si less than 3 days old, guys, hindi bababa yan. Ah, hindi aabot ng 3 araw yan. Pero once na tumungtong ka na ng 3 araw bilang bata, maiiba na kung ano ang magiging kaso ng papatay sa'yo. Nakukuha po, kung less than 3 days old, kahit sino pang pumatay sa'yo, kahit presidente pang pumatay sa'yo, ang kaso niyan, infanticide. Maiiba lang, nakukuha sabi ko, maiiba lang pag tumungtong ka na ng 3 araw. Kung sariling nanay tatay mo yan, automatic ang magiging kaso ng nanay tatay mo, parricide. Kung ibang tao na yan, automatic ang magiging kaso mo na ay murder. Pero kung halimbawa, yung ibang taong pinag-uusapan natin, kasi parang naging focus nyo nanay tatay, yung descendant and ascendant na, dyan na kasi papasok yan. Kung legal yung bata, legitimate yung bata, at si lolo ang pumatay sa kanyang apo, automatic ang kaso ni lolo, parricide. Okay? Pero pag hindi po, murder. Kasi bata pa rin yung pinatay mo. Okay? So, malinaw naman tayo. So, kung halimbawa, guys, na talagang litong-lito ka na sa buhay mo, at tapos na rin yun naman panoorin yung video ni Miss Keyword dito sa video na to, mag-aral at mag-aral, mag-aral pa rin kayo, guys. Huwag kayong papasok sa sistema na napaka-critical ng tinatanong. Eh, ma'am, paano kung halimbawa ganito? Eh, kasi sa palabas po natin ang pinag-uusapan doon, 'di ba yung kambal, tapos 'di ba alam mo yun sa mga pelikula, yung kambal tapos magkaiba yung tatay. Yun yung gusto kong pag-aralan eh. Possible kaya yun na iba yung tatay ng isang kambal, iba yung tatay ng isang kambal. Eh ang alam ko kasi guys sa kambal, sila yung naghahati sa isang kumbaga isang egg. Dahil nagiging identical. Okay, wala lang. Napasok ko lang. So, yun yung masasabi kong criticality. Okay, parang, ang labo mo naman. Eh, ang tinatanong lang guys sa board exam, basic. Kasi guys, kung lalaliman mo yan, hindi ka naman magbabar exam. Okay, yung tipong, paano ma'am kung ganito pinatay? Paano kung nabuhay tapos namatay naman? Diba parang, learn, ang tinatanong lang naman dyan, kung pinatay mo yung anak mo, anong kaso? Pag pinatay mo asawa mo, anong kaso? Pag pinatay mo kapitbahay mo, anong kaso? Pag pinatay ng bata yung nanay niya, anong kaso? Okay? So, hindi kayo kailangan malito. Ulitin ko ha, pag mass murder, marami ang pagpatay, single incident. Pag murder naman, pagpatay sa taong gumamit ka ng qualifying circumstances. Pag sinabi naman nating spree murder, marami ang kapinatay, pero different location, no time break, ang iyong naging sistema. Pag sinabi naman nating serial murder, ibig sabihin, palihim kang pumapatay kasi ayaw mong mahuli ka at marami ka rin pinapatay overtime. Sabihin, hindi yan isang hindi lang yan isang patayan lang. Ibig sabihin, dumalaan ka ng maraming panahon. So, may tanong kayo? Meron? So, diba? Ayan yung naging keyword natin dito, oh. Homicide, pagpatay by another. Okay? Guys, may intent to kill yan. Ulitin ko ha, may intent to kill yan. Okay? May nagsabi kasi wala raw intent to kill si homicide. Ibig sabihin, pag pinatay kita ngayon, wala akong intent to kill. Okay? Parricide, eh, di ba? Own, father, mother, spouse, or child. Whether legitimate or illegitimate. At least malinaw na tayo, hindi ka na malilito kapag ascendant and descendant pinag-usapan si lolo at lola. Okay? Kasi papasok yan kay child as legitimate. Pero kung nanay-tatay yan, walang pakialam yan, guys, as long as sariling anak mo yan, legitimate man yan o illegitimate. Magkakaroon na ng kaibahan yan kung ang bata ay less than 3 days old. Kasi, meron ba kayong binanggit dito? May binanggit ba dito na kung sino yung papatay? Wala. Okay? Basta sinabi, pagpatay lang sa infant na ang edad ay less than 3 days old. Equivalent, guys, ng less than 3 days old is less than 72 hours. Kasi sa loob ng isang araw, may 24 oras tayo. Sa 3 araw pinag-usapan natin, mas mababa sa 3 araw. Okay?
So, itong mga Soro, Patri, Matri, Patri, User Side, mga katawagan lang sila. Common lang po sila. Mga common terms. So, at least, guys, malinaw na tayo sa pinag-uusapan. Let us proceed now to... Kanina kasi, ang pinag-uusapan natin, crime. Puro crime. Ngayon, papasok na tayo sa pangalawang konsepto ni criminology. Ano po yan, Ma'am Kiela o Miss Keyword? Criminal. Okay? Walang pipikit, walang matutulog, laging sumunod, at dapat lagi mag-review, may tiwala lang, papasa kayo sa board exam. Okay? So now, start.